isa pang timer na pag-aaralan natin. So, ang brand niya is Gamsco, kung hindi ako nagkakamali. So, Gamsco ang basa. So, mapansin niyo, meron din siyang power o yung supply mismo. Ito, supply. 110 to 220 volts ang source niya. So, dito yan, ilalagay yung line 1, then yung line 2. So, power supply. So, andito yung terminal po niya. Then, 4, 5, 6, andun yung switching natin. So, sa 4 and 5, meaning, so, nakita nyo yung symbol doon, close. So, normally close siya. Then, yung 5 and 6 is normally open. So, meaning, dalawa ang gamit ito. Pwede mong gamitin yung normally open. Ito yung normally open, then yung normally close. So, depende sa application mo na gagamitin. So, ito yung contact composition niya. Yung number 5 is yung pinaka common. Okay. Tingnan po natin yung diagram nito, kung ano itsura. So, bago tayo gumamit ito, so, pag-aralan mo natin yung diagram o paano yung connection nito. So, tingnan po natin dito. So, yun. Meron naman diagram. So, yung 1 and 2. So, power source po yan. 110 to 250 volts. Then, yung 16 ampere. Yung rating ng contact niya. So, 16 ampere to 250 volts AC. So, merong normally closed, then normally open. Kagaya nung diniscuss ko nga. So, meaning, isang linya lang yung gagamitin natin. O, parang ordinaryong switch lang talaga. Isang linya yung may switch. So, ito, isang linya lang yung kukontrolin niya. So, yung isang source niya is dito rin magagaling. Okay. So, may drawing pa rito kung paano ikabit. So, railing, style railing siya. So, railing. So, parang ano lang yan. Para siyang breaker na derailing din. So, kailangan may railing dito para may i-mount mo sa pader. So, paano naman yung pag-timer nito? O pag-set ng timer? So, mapansin nyo rito. So, mapansin nyo dito. Meron ding numbering. So, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 24. So, military time din siya. Katulad nung isang na-discuss natin. So, military time din siya. Then, makita nyo ang ikot dito. So, yung arrow na yan. Yan yung kung paano nyo pipihitin tong knob na to. So ibang-iba to sa isang timer na na-discuss natin. Yung pag-ikot nito ay hindi kagaya nung isa na timer na binanggit ko. So, hindi to naiikot dito sa katawan mismo. So, kundi dito sa knob na to. So, kailangan pihitin itong knob para umikot. Ito nyo, umiikot, diba? So, saan yung pointer nya? Ito yung pointer nya. So, kailangan ito nakatutok doon sa time set na gusto mo. So, mapansin nyo, merong inside tapos nakalagay NO on, NC off. So, normally open, on. Then, normally close, off. Meaning,
kapag natapat dito sa pointer na to, yung switching na sinet mo, yung normally open ay mag-o-on or mag-o-close. Yung normally close ay mag-o-off. So, mag-o-open yung normally close. Okay? So, dito naman, ito yung manual switching niya. So, natanggal lang yung knob. So, kung paano natin pihitin yan yung nakaraan noon, ganun din yan. So, pag inon mo dito, tinapat mo dito, so, mag-o-on, then dito is off. So, manual switching to. Pag nasira na yung timer natin. So, paano naman ang pag-set ng timer nito? Example is, gusto kong magbukas uli ng ilaw o ng signage ng alas 5:30. So, hanapin muna natin yung alas 5. So, nakita nyo yon, 5, di ba? Pero hindi po yan kasi 5, meaning 5 a.m. po yan ng umaga. So, ang gusto ko ay buksan yung signage natin ng 5 p.m. 5 p.m. So, 5 p.m. bibilang ka dito sa mula sa 12. 12 plus, kasi itong 12 natin is yung alas 12 ng tanghali. So, plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, doon sa number 17. Number 17 meaning alas 5 po yun ng hapon. So, paano natin matatapat yung timer dyan? O, paano natin magagawang mapa-on yung load natin sa alas 5 ng hapon? So, mapansin nyo itong mga pins na to. Ito, yan, mga pins na yan. Yung pins na yan, kapag nandiyan sa loob yan, ay off. Off o hindi siya naka-activate. Off. Open mo yan, ha? So, pero pag inilipat nyo na po siya sa papalabas, so, inilipat papalabas, yan, yan. So, active po yan. So, ibig sabihin, naka-on yan. Ngayon, kung gaano katagal mo pinabukas yung ilaw, halimbawa, 3 oras ko gustong nakabukas, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8. So, 17, alas 5 ng hapon, ha? Pupunta tayo ng alas 8. Plus 3, 1, 2, 3. So, sa 20, yun yung alas 8. So, kailangan i-down ko lahat yan. Ilipat ko lahat yan doon. Ayan. So, kapag nakababa nga yan, yung mga pins na yan, yan yung nagsasabi na naka-on yung switching natin o naka-close yung switching. So, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ay nakabukas siya. So, after nun is mamatay na. Okay? Mamatay na yung load natin. Mawala na ng supply. So, ngayon, kunwari, iset up na natin to. Ang oras ay alas 11 ng umaga. So, itong pointer na to, itapat natin yung alas 11 ng umaga. So, saan ba yung alas 11 ng umaga dyan? Ito. Ito yung alas 11 ng umaga. So, iset natin, kunwari, alas 11 ng umaga tayo. So, hindi nyo pwede i-counterclockwise yan, hindi mapipili. So, kailangan sundin nyo yung araw. So, 11. So, makita nyo, ayan. 11. So, itong pointer na to, match po yan dito, ha. Pointer niya rin yan. So, kasukat nito yan. Yung tatlo na yan, magkakasukat yan. So, kaya yung 11 itapat niya dyan. So, 11 a.m. Eh, gusto ko may butal. Mali pala. Yung may oras tayo. Yung alas 11, kunwari alas 11:20. Yung real time natin. O alas 5,
alas 11:30. So ito ay setup natin ng 30. Ito po ang nasa loob na number. So itong nasa loob po ng number na to, 8 minutes. So gawin nating alas 11:30. So mapansin nyo, mas mabilis yung ikot nung nasa loob. Mapansin nyo, mas mabilis yung ikot sa loob. Yan. So mapansin nyo, malapit na dun sa 11. So itatapat ko sa 11 yun. So nasa 11 na siya. So sakto 11:60. So 11, then 60. Ibig sabihin na sakto siyang 11. So kailangan ko is 11:30. Kunwari 11:30 yung real time natin ngayon. So dahan-dahan lang, dahil ito kailangan natin makuha dito sa loob. Yung number na to kailangan natin maging 30, dahil minutes siya. Kailangan i-set up natin sa real time. Alas 11 na. So yung 30 minutes na lang kailangan natin. Dahan-dahan lang ho yan pagdating dyan. So yan ha. So 11:30 AM. So yan po yung real time natin. Then tatakbo dito yan. Pagdating ng alas 5 mag-on ho. So alas 5 hanggang alas 8 buhay yung load natin. Ngayon testingin po natin dito sa kung ano magiging reaksyon kapag tumapat na rito. So, nag-click siya. Kung mapansin nyo, nag-click. Nag-click yung doon. Yung pinaka-timer. So, meaning nag-on yung switching natin. O yung switch dito sa loob ay nagbago na. Yung normally close ay magiging normally open. Then yung normally open ay magiging close. So gaya nga nung sinabi dito. So inside yung on, yung NO o normally close ay mag-on. Yung normally close ay mag-off. So antayin natin mawala ulit. So tumakbo kunwari na 3 oras. So magre-react uli yung switching po niyan. So yun, nawala na. So yun lang po. Yun lang po. Yun lang po ang masishare natin for today. So thank you. God bless. Yo.